naman, sabi dyan, the outcome o divine qualities. So pag nasa yung mga qualities na yan, ano yung outcome niya sa ating mga buhay? Sabi nyo, kung ang katangian ito ay tagay ninyo at pinagyayaman, ang inyong pagkakilala sa Panginoong Jesucristo ay hindi mawawala ng kaguluhan at kapakinabangan. Tingnan nyo mga kapatid ha. Kapag pinagyayaman natin yung mga katangian na yun, yung mga divine qualities na yun, ibig sabihin nun, inaaral natin, diba? Pinapalakas natin sa ating mga sarili, isinasabuhay natin, kung mga pinagyayaman natin, diba? Pinapalawak natin, pinapatibay natin sa ating mga sarili, yung pagkakilala natin sa ating Panginoon sa Kristo ay hindi mawawala ng kabuluhan at kapakinabangan. Amen? Amen po ba? So alam natin, kinala natin si Kristo, kinanggap natin eh. Di ba tinanggap natin siya? Kaya nasabi nga sa Biblia eh, kung paano mo tinanggap si Kristo, ang Panginoon sa Kristo, kung paano mo siya tinanggap, magsinakat kayong gayon sa Kanya, sa ibang translation, mabuhay kayo ng nararata. Amen? Amen po ba? Kaya napakahalaga na maintindihan natin yung mga divine qualities kaya ng ating mga buhay na dyan natin yung masusumpungan sa mga pag-aaral ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo. At yung pagkakilala natin sa ating Panginoong Jesucristo ay hindi mawawala ng kabuluhan at kapakinabangan sa ating mga buhay. Amen? Ano po ba? Paano mo tinanggap si Kristo sa iyong buhay? Hindi po ba? So gusto pa natin makita, makilala kung paano mo tinanggap si Kristo sa iyong buhay? Paano ka nabubuhay bilang isang Kristiyano? Paano mo siya tinanggap? Hindi po ba? Paano mo tinanggap si Kristo? Eh sabi si Kristo, sabi ng Biblia, kung paano mo tinanggap ang ating Panginoon sa Kristo, mabuhay kayong gayon sa Kanya or magsinapat kayong gayon sa Kanya. So kapag tayo na mga tumanggap sa ating Panginoon sa Kristo ay nabubuhay bilang isang Kristiyano, kung paano tayo nabubuhay, ganun natin tinanggap ang ating Panginoon sa Kristo. Amen? Amen po ba? Paano ko siya tinanggap? Hak-hak lang ng ating mga buhay? O tinanggap lang natin siya dahil sa ating kaibigan? O tinanggap lang natin siya kasi para naman ha tayo from the first time na namarinig natin yung aral ng ating Panginoon sa Kristo. Pagkatapos ko, namahinga na tayo, mas nabuhay na tayo, bilang isang Kristiyano, sa inaakala natin na okay na. Amen? Hindi tayo mga kapatid, kaya isa napakasakit ng aral ng Ebanghelyo. Sa mga tao, hindi nila inuunawa ang mensahe ng ating Panginoong Diyos. Hindi mo ba? Eh, madalas natin narinig ang isang Kristiyano, mag-aaral, a disciple, a believer of Christ, a pupil of Christ. Amen? So, paano natin narinig yan? Pero nag-aaral ba tayo? Naging disciple ba tayo? Nagiging followers ba tayo ng Kristo? Hindi po ba? So, dapat natin maintindihan na ang buhay Kristiyano, yung pagkakilala natin sa ating Panginoon, doon tayo nabubuhay kung paano natin siya nakikilala, kung paano natin siya tinanggap, diba, doon tayo nabubuhay. Amen? Ayun po ba? O tinanong sa mga paglilingkod natin sa ating Panginoon, may tinanggap po si Kristo na hindi naman na compulsory ang paglilingkod. Diba? Ang tinanggap natin si Kristo at maglilingkod ka sa Diyos, meron ka sariling prinsipyo na ikaw ang masusunod. Kaya ganun ka nabubuhay. Bilang isang Kristiyano, para sa'yo, maglilingkod ka kapag okay na ang estado ng buhay mo. Amen? Kasi yung ganun mo siya tinanggap eh. Tinanggap mo si Kristo sa ganung paraan eh. Na sa pamagitan ng sarili mong interpretation. Eh alam niyo ba mga kapatid, na ang isang Kristiyano is a servant of God. Diba? Servant yan. Kapag pumasok ka sa buhay Kristiyano, nagiging servant ka ng ating Panginoon. Sabi niya, slaves of righteousness, diba? Alipin ka ng katuwiran. So ibig sabihin, pag tinawag na alipin, diba ba, ihandog mo na yung buong buhay mo sa master mo at wala kang kapangyarihan sa iyong sarili, kundi yung master mo may kapangyarihan sa iyo. Eh tayo, kapag tayo naging Christian,
nagiging slaves of righteousness tayo. Hindi po ba, nagiging alipin tayo ng katuwiran ng ating Panginoon sa Kristo. So, ibig sabihin, pagdating sa paglilingkod, tagapaglingkod tayo na wala tayong kapangyarihan sa ating mga sarili, ang kapangyarihan natin ay yung ating Master, yung ating Panginoon. Amen? Siya yung may kapangyarihan sa atin. Kaya, ang mga Kristiyano, kapag naging Kristiyano ka, tagapaglingkod ka ng Diyos. At hindi ka lang masusunod kung kailan ka maglilingkod, kung kailan ka magpukumit sa mga paglilingkod. Amen? Hindi tayo mga kapatid. Eh, bakit yung prinsipyo mo, ganyan, hindi mo kasi inaaral ang buhay Kristiyano na tinanggap mo sa ating Panginoon. Amen po ba? Hindi mo inaaral eh. Hindi po ba? At hindi mo rin siya sinasabuhay, hindi siya iniintindi. Kaya pagkatilang mo ang sarili mo, sapat na na tinanggap mo si Kristo sa iyong buhay, nakikinig ka. At pagkatapos, uuwi ka. Makikinig ka, uuwi ka. Walang aral. Di ba? Walang pag-asa buhay, walang meditation. Kaya natutulad mo ngayon sa Panginoon para sa iyong sarili niya. Amen? Kaya natutulad mo na kung paano siya tinanggap sa pananampalataya, ganun lang yung buhay natin. Amen? Ano po ba? O ngayon sa mga pag-aaral ng buhay Kristiyano, na isang Kristiyano pala ay isang lingkod ng Diyos at alipin ang katuwiran ng ating Panginoon. So, inaalis ng Diyos yung ating kapangyarihan sa sarili natin para sa katuwiran na nagmumula sa Kanya. Amen? Kaya lahat ng mga Kristiyan, mga lingkod yan ng ating Panginoon at maglilingkod yan ng naayon sa kung ano yung hinihingi ng ating Panginoon. Amen? Ano po ba? Sa malakas sa palapak sa ating Panginoon. Kaya yung pagkakilala natin sa ating Panginoong Kristo ay nawawalan ng kabuluhan sa ating mga buhay para hindi nagmamanifest yung mga pangako ng Diyos, para hindi nagmamanifest yung mga biyaya ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Eh kasi hindi talaga natin siya tinanggap ng buko, hindi natin inaral yung talagang buong buhay ng pagiging Kristiyano. Kaya tayo, nabubuhay tayo bilang isang Kristiyano na tagapakinig lang tayo, hindi natin natutunan ang mga mabuting bagay ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Amen? Ayun po ba? Masakit ba mga kapatid? Kasi minsan nagiging makasarili tayo eh. Hindi po ba? Iisip naman yung sarili natin. Nagmamalasa kita ng sarili natin. Hindi po ba? Ayaw natin mawalan. Nakakapit tayo sa ating sariling kakayanan, alaman, karunungan. Amen? Ano ba kayo maraming Kristiyano kanya? O sila yung mga nasasaktan kapag nakarinig ng ganitong mga araw? Sila yung mga nasasaktan. O din mo ba? Kasi tinatamaan yung kanilang mga ego. Ayaw nilang isuko yung ego na yun sa ating Panginoon. Ayaw nilang baguhin. Ayaw nilang palitan. Sila yung mga tao nasasaktan kapag nakarinig ng mga aral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Amen? Ayaw po ba?